Nakaka-intense na bakbakan sa pagitan ng sister team na Creamline at Choco Mucho. Pigilin nga naman ang lahat nang makitang muntikan pang ma-injured si Sisi Rundina. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagkuha ng panalo ng Creamline dahil pumalag din naman ang Choco Mucho. Pero malapit nang maperpekto ng Creamline ang straight win matapos talunin ang Choco Mucho sa Game 1 Finals. Sa muli nilang paghaharap sa Game 2, makakaasa kaya tayong mas iinit pa ang bakbakan. At ma-extend kaya ng Choco Mucho ang laro hanggang Game 3. Ano sa tingin mo? Oh, I'm sorry. The old Choco Mucho can't come to the phone right now. Because we're in the finals! Malapit nang maperpekto ng Creamline ang kampanya matapos ang Game 1 Masterclass laban sa Choco Mucho na umabot ng 4 setter match sa score na 25-23, 19-25, 26-24 at 25-22 sa 2023 PBL All-Filipino Conference Finals na ginanap sa Mall of Asia Arena. Ang opening series ay nagawa pa rin ng Creamline na walang talong record sa loob ng 14 wins sa conference. At laban sa kanilang sister team, sa 10 sunod na laro mula nang sumali ang Flying Titans sa liga noong 2019. Isang malakas na pwersa naman mula kay Tots Carlos na nakapagtala ng 16 attacking points ang nag-udyok sa Creamline sa pagbubukas ng serye ng tagumpay pagkatapos ng unang laro sa final sa isang masigabong palakpakan sa pagitan ng dalawang fan favorite club team. Hindi naging madali para sa Creamline ang pagkuha sa panalo dahil grabing depensa ang pinakita ni Madayag kaya halos di makalusot sina Gemma Galanza. Habang si Sisi Rundina naman ay hindi pa makuha ang kanyang tempo dahil hindi ito makapatay ng bola. Habang wala pa man din receive ang Flying Titans, kaya nahihirapan silang makakonvert sa puntos. Habang si Gemma Galanza ay talagang maiinit ang bawat hampas. Pero nang mag-umpisang mag-init si Sisi Rundina, dito naman nagkaroon ng crucial error ang Creamline. Habang wala pa rin tigil naman ang mga nakakahingal na long rally. Hanggang sa na-set point na ni Panaga sa isang regalo sa score na 24-20. Bagamat pinilit man ni Molde na makiller block si Tots, pero bumawi agad si Tots sa isang down-the-line hit dahilan upang makuha nila ang unang set sa score na 25-23. Sa second set, nag-iba naman ang ihip ng hangin. Nagkapatong-patong na naman ang mga errors ng Creamline, habang mas pinatitibay palalo ng Choco Mucho ang kanilang depensa. Ayaw paawat ni Madayag sa kanyang mga monster block kina MG, Valdez at Maring Gemma. Pero Aliza Valdez, nag-init bigla at binigyan ng mga sharp cross-court attack. Kaya Titans walang magawa. From a 7 points lead down to 3 points lead na lang ang kalamangan. Talagang clutch queen in the making talaga si Valdez. Pero Madayag, hindi pumayag na mahabol sila ng cool smashers, kaya nagpaulan ng mga running attack. Habang si Sisi umaambag na rin sa blockings, hanggang sa na-set point na ni Arucha sa kanyang service ace. At tinapos naman ni Sisi sa isang down-the-line hit, kaya nakuha nila ang second set sa score na 19-25. At dahil naging spark plug si Arucha, kaya nananatili siya sa third set. Habang muntikan pang ma-injured si Sisi, nagkabanggaan sila ni Ponce sa may tuhod kaya ang lahat alalang-alala na baka mapilaya na naman ang Flying Titans. Buti na lang at nakarecover agad si Rundina. Parang robot ata tong si Sisi, no? Kaya sa puntong ito nalamangan ng Choco Mucho ang Creamline. Pero nang magkanda error-error na ang Flying Titans dahil sa mga service aces at sa mga solid block ng Creamline. Sa puntong ito nasungkit na ng Creamline ang momentum at naitabla pa ni Valdez sa 22-all. Pero Madayag, inilaban pa rin ang kanyang kupunan at bantay sarado niya si Maring Gemma. Habang si Sisi, hindi rin nakaligtas sa killer block ni Sato-san. Hanggang sa isang successful video challenge na napablock touch ni Gemma Galanza sa kamay ni Wong dahilan upang masungkit ng Creamline ang third set sa score na 26-24. Sa fourth set, hindi pa rin masolusyonan ng Creamline ang kanilang lumulobong unforced errors. Habang si Madayag at Sisi,
todo pa rin ang paggawa ng puntos. Kaya nagpalit na muna si Coach She at ginamit na si Mafe Galanza upang ibahin ang momentum, habang si Coach Dante ay bumalasa na rin. Pero Pons at Gemma nagbigay ng mga solid attack, dahilan upang maparalisa ang mga Titans. Pinilit man ni Wong na makahabol sa score pero MG at Tots nag-init din bigla kaya Titans nagkanda error-error na rin. Hanggang sa isang outside ball ni Kath Tolentino na i-match point niya ang Creamline sa score na 24-20. Nagawa pang makakuha ng regalo ni Madayag pero Pons tinapos rin ang bakbakan sa isang sharp cross-court attack dahilan upang makuha ng Creamline ang unang tagumpay sa Game 1 Battle for Gold. Kinulang sa tao ang Chocomucho at wala pa silang mga solidong mga manlalaro na pwedeng mabunot upang gumawa ng puntos. Pero isa na itong panimula para sa kanila. Gayunpaman, inilaban pa rin nila at nagawa nilang pahirapan ang Creamline. Makakaasa kaya ang mga fans na ma-extend ng Chocomucho ang laban hanggang sa Game 3. Ano sa palagay nyo? Kaya sa Sabado, muli na namang maghaharap ang sister team sa alas 6 ng gabi na gaganapin sa Mall of Asia. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.